Hello guys. Super lamig ngayon dito sa Hong Kong. It's 7 degrees ang lamig, kaya heto naka-gloves ako, naka-winter clothes. Pupunta ko sa market ngayon. So, heto na naman guys. Abangan naman ninyo ang bagong vlog, bagong video ni Pinay Chef Tales, at ito ay ang winter ng Hong Kong dahil sobrang lamig. Makapal yung mga damit namin, kung ilang patong yung mga suot namin guys, mga pang-apat yung jacket. So ganyan kalamig ngayon dito sa Hong Kong guys. Sobra, iba yung lamig ng may ice at saka yung walang ice. Dito sa Hong Kong sobrang sagad hanggang buto yung ginaw. Pero alam niyo nung nasa Japan ako, nasa snow, yung lamig lang ay sa labas mo mararamdaman. Pero pag nakasuot ka na ng mga ganito, pang snow gear, hindi mo mararamdaman yung lamig sa loob ng katawan. Pero dito, pang snow gear na yung mga suot ko, pero talagang sagad hanggang buto yung lamig, guys. So yan guys, kung gaano kalamig. So, andito pa ako sa loob ng bahay pero sobrang parang, yung mga kamay ko parang, pag hindi ako nagsuot ng glove, parang pan na siya. Nag-pre-freeze na siya. So, ganyan kalamig guys. So, ayan guys, abangan ninyo ang aking video sa lalabas ng bahay. Pupunta ako sa market. So, yun. Huwag nyong kaligtaan. At bagong lahat, huwag nyong kaligtaan. Like, subscribe, and share Pinay Chef Tales. At ang ating mga charity vloggers, huwag niyo po silang kaligtang i-subscribe. Sala Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Tekram, sila Pugong Biyahero, King Lux. Yan yung mga Bal Santos Matubang at saka si Mr. Biente Boy. Sila yung kwan guys, sila yung mga charity vloggers sa Pilipinas. Kaya suportahan natin sila kasi sila yung tumutulong sa mga mahihirap, sa mga batang kapuspalad, sa mga matatandang wala ng trabaho na hindi na kayang magtrabaho, at sa mga pamilya na walang hanap buhay, hindi nakapag-aral, no read, no write, yung mga ganun. Sila yung mga tumutulong guys, kaya suportahan natin sila at i-watch natin yung mga video nila. Huwag natin i-skip yung mga ads kasi yung pag-watch natin sa mga video ay nakakatulong sa mga itinutulong nila sa ating kababayan. At ganun din sa akin guys, subscribe, like, and share nyo po at huwag kayong mag-skip ng mga ads kasi yung masasahod ko sa YouTube ko guys ay i-share ko din sa kanila, itutulong ko rin sa mga taong nangangailangan, the needy one, yung talagang poverty sa ating bayan, sa ating bansa. So yun po yung mga aim namin na makatulong sa mga kapwa natin. So Pinay Chef Tales po, bye. Mamaya po tingnan nyo yung ating video sa susunod. Bye. Diyan muna kayo. Good morning to everyone. Yan na naman si Pinay Chef guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon guys, andito tayo sa Hong Kong Market. Yan. Ngayon ang video yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang presyo ng mga bilihin dito sa Hong Kong, kung gaano kataas ang mga presyo ngayon dahil sa naglaganap na sakit dito na virus ng COVID-19. So kung makikita nyo guys, maraming naapektuhan araw-araw ng COVID-19 dito sa Hong Kong, at umaabot ito ng 1,000 mahigit everyday. So ang Hong Kong ngayon ay isa sa pinaka yung bang risky ngayon mga mamamayan kasi hindi na avoid ang paglaganap ng COVID-19 omicron. So lalo silang naghigpit, lalo nilang hinigpitan ang mga mamamayan ng Hong Kong, at ito ay nagtalaga sila ng bagong
laws sa Hong Kong, rules, na ang sino mang lumabag ay magmumulta siya ng 10,000 Hong Kong dollar. So ngayon, as for now, ang pwedeng magsama lang sa grupo, pag lumabas ka o nag-day off ang isang mga OFW, ay dalawa lang ang pwedeng magkasama in a group. Pag naging tatlo o lumabag ka sa dalawa lamang, ikaw ay magmumulta ng 10,000 Hong Kong dollar. At kung sino man ang taong mga lumabag na hindi nakamas at nakamas o lumabag sa rules, ay $10,000 ang kanilang multa. At kung makikita nyo rin guys, gaya ang store, ang pamilihang ito ng vegetable, lagi-lagi yan na maraming benta. Kaso dahil sa pandemic at nagkulang ang supply ng mga bili ng mga gulay sa nagaling ng China, kasi yung driver ng China ng gulay, mga nagde-deliver na galing ng China ay nag-positive ng COVID-19, kaya sinara nila ang borders ng between China and Hong Kong sa mga nagde-deliver ng gulay. So kung makikita nyo, walang kalaman-laman ang mga gulayan ngayon, itong gulayan na ito. So wala na silang supply na gulay. Yan. Yan sila. So sobrang crisis ngayon ang Hong Kong. Sobrang crisis ngayon ang Hong Kong. At yan. So, kung makikita nyo guys, wala na dito. Ang daming gulay dito. Last time, maraming mga gulay dito. Pero ngayon ay wala na. Kasi wala na ngang supply na galing ng China. At sobrang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Gaya yan, tignan nyo yung 80. Yung 20 na nakalagay yan, ay yan lang. At yung mga presyo ay ang mamahal. 55, 30. Yung 30 na yun, last time is $10 at saka 15 lang ang presyo. Ngayon ay nag-double price. Lahat ay double price. Tawid tayo dito. At ngayon naman ay pupunta tayo dun sa... So, kung makita niyo ang daming tao. At ngayon pa, starting sa February 24, ang walang... ang hindi naka 3 dose vaccine ay hindi na pwedeng pumasok sa market, o sa mall. Ay hindi na pwedeng sumakay ng MTR. So kailangan naka 3 dose vaccine ka para makapasok ka sa malls, sa market, at makasakay ng MTR. Kasi makikita nila kung naka 3 dose ka dahil meron ka yung nakalagay sa phone, kailangan naka-install ka ng live home safe. Yeah. Dito, meron pa silang mga gulay pero hindi na siya gasya ganong marami guys. Yan. Gaya ng kamatis, tignan nyo. Ang kamatis, per kilo lang yan is $8. Pero ngayon is maabot na ng $30. So yan yung price ng kamatis ngayon. So sobrang tumaas. Nag-times 2, nag-times 3. Gaya din ng mga karne. Yan. Guys, so... Yan ang mga epekto ng pandemic na yun sa Hong Kong. Dahil sa araw-araw na pagtaas ng mga nagpa-positive. So yan, nagiging crisis ng Hong Kong. At sinarado na rin nila ang airport. Nakaban ngayon ang mga flight palabas at papasok ng Hong Kong. So ngayon, punta tayo dito. So ba... Pasok muna tayo rito guys. Parang sa inyo lahat sa mga sinasabi. Ngayon guys, makikita nyo dito sa market walang masyadong mabili kasi sarado ang mga bilihan ng mga gulay. Kasi dito sa amin ay pansya
dito nag-strike ng COVID. So, maraming shop na close. Ang mga nagbebenta ay marahil sila ay nag-confirm cases gaya ng bilihan ng mga isda dito po. Ilan lang yung nakabukas. So, kung makikita nyo, lahat po ay sarado. Sarado. Yan. Marahil sila ay na-COVID, guys. Marahil sila ay may mga protocol kasi rito. Baka sila hindi sa kanilang building siguro, sa kanilang kuan ay may mga nag-positive cases. Kaya hindi sila maaring palabasin at sila ay dadaan sa pagsisiyasat na magte-test sila, magsosub-test lahat sila. Ganyan po. Gaya rito sa mga bilihan ng mga isda. Ito lang po yung nakabukas. Ilang store lang siya. Ilang store lang yung nakabukas sa bilihan ng mga isda. Kung makikita nyo, guys, maraming nakasarado talaga. So, yun, yung dating binibilan ko ng press na isda, yung mga tilapia, ganun, sarado siya. Ito lang. Ito lang yung nakabukas. Hindi ko alam kung anong meron. O, gaya nito. Ayan, sarado na siya. Wala na yung andito. Ayan, ito lang yung mga naka... Walang naka-open na... Ayan, guys. So, ayan. Hindi ko alam kung ano yung mga bibilhin. O, kita niya, sarado yung mga mga ship dyan. So, mga nakasarado rito ay ito, bilihan ng karne, sarado din. Ayan, may nakaratula. Ibig sabihin, ito ay hindi nagbukas kasi baka may nag-confirm cases din ito. Mga sa bilihan ng karne ito, nag-confirm cases din sila. So, ito lang yung nakabukas. Tatlong shop lang. Ito lang yung bilihan ng karne. At isa rin dito, shop na ito, sarado din. Isa rin to, confirm din yan, may mga cases yan ng COVID, kaya sila sarado. So maraming sarado, guys, dito sa market ngayon. Maraming hindi nagbukas. Kung makikita nyo po, maraming hindi nakabukas dahil sa COVID. Ayan, guys. Ngayon na gusto nyo ang aking video. Hanggang sa muli, Pinay Chef Tales, ang iyong kaligtaan, isubscribe ang aking channel, press the like button, share, at ganoon din ang mga ating charity vlog na sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Yanti Boy, sila RP Vlogs, Edison Butete, sila po yung mga charity vlogger po. Huwag niyo pong kaligtaan na isubscribe sila kasi marami, malaki ang kain nila sa ating bansa. Sila ay tumutulong sa mga mahihirap na nangangailangan saan man lupalop ng mundo ng bansa. So, and guys, hanggang sa muli, Pinay Chef Tales. Mabuhay kayong lahat. Bye!